Magandang araw ulit sa inyo mga pogi. Narito ulit si Kapitan Sayote para sa isa namang chori-chori nomi o kaya isa namang prediction para sa isang One Piece Chapter 984. Maihahayag na ba ni Yamato ang kanyang tunay na dahilan kung bakit niya hinihintay si Luffy? Ipapahayag ba ito o hindi? Ang bagong One Piece 984 ay opisyal na mailalabas pa sa July 5 sa bandang alas 11 ng gabi sa Manga Plus. Habang naghihintay, subukan nating hulaan kung ano ang mga mangyayari batay sa pinangyarihan sa Kabanata 983. Siyempre, ang kasunod na pagkilos ni Yamato ang pinakahihintay nating lahat. Guys, bakit ba naghihintay si Yamato kay Luffy? Gaano katagal na siyang naghihintay na dumating si Luffy? Ito ba ay simula ng gumawa ng tantrums itong si Luffy sa Dressrosa? O bago pa dyan? Kung gayon guys, bakit alam ni Yamato na darating itong si Luffy kahit na ang mga pangkat ni Kaido ay naisip na siya ay nasa bilangguan pa rin? Maraming mga kagiliw-giliw na misteryo tungkol sa pagdala o pagbuhat ni Yamato dito kay Luffy. Maihahayag ba ang misteryong ito sa One Piece 984? Kung ito ang aking hula guys, ipapakita sa atin ni Yamato ang mga side stories patungkol sa Onigashima kung bakit nagkaroon ng pag-aalsa. Sa katunayan guys, nararamdaman kong posible na ang One Piece 984 ay puno ng mga kwento na maaring mapaisip na naman ang mga fans para sa Chapter 985. Exciting talaga itong si Oda no? Makikisali na ba ang mga ibang Straw Hats na animoy safe pa sa laban? Sa kasalukuyan guys, ang mga Straw Hats na wala pa rin sa bakbakan ay sina Franky, Brook, Jinbei at si Robin. At hindi pa rin sila naka-highlight sa Kabanata 983. Gayunpaman guys, isinaalang-alang na ang mga ito ay Straw Hats. Duda ako na sila ay magkakaroon ng mga problema. Nararamdaman ko rin na sa Kabanata 984 ay maiha-highlight na rin ang mga ito. Sa particular na interes ay sina Jinbei at si Robin. May isang tao diba na parang nag-i-spy sa kanila? Sa una, ang taong ito ay pinaghihinalaang si Yamato. Ngunit si Yamato pala ay kasama ni Luffy. Kaya sino kaya yun? Ang isa ba sa mga kaalyado na lihim na pupunta sa Onigashima? O baka naman ang lurking legend? Kagiliw-giliw din ang sitwasyon ni Zoro guys. Sa Kabanata 983, si Zoro ay nahiwalay na naman kina Luffy, Kid at kay Killer. Pagkatapos ay humarap siya sa 500 gifters. Ang pangyayaring ito ay nagpapaalala sa akin ng Whiskey Peak kung saan kinalaban ni Zoro ang mga daang-daang mga bounty hunters. Si Zoro ay medyo na-highlight rin sa Wano Groove hanggang sa point kung saan kung minsan ay naramdaman niya na siya na rin ang main character. Na-curious ako kung si Oda ay magpapakita ba ng potensyal ng Enma Sword upang pabagsakin ang mga gifters. Kung hindi ito mangyayari sa One Piece 984, ang eksenang ito ay maaring mangyari sa mga huling kabanata pa. O kaya, maari rin itong talunin ni Zoro ang mga 500 na mga gifters, ngunit hindi na ipapakita ang buong detalye ng laban. Pag-usapan rin natin si Sanji. Hindi nakita si Sanji sa Kabanata 983. Nilabas ni Carrot ang mga sinabi ni Sanji na tila hinahanap pa niya ang mga babae sa brothel na nagalit kay Nami. Sa ngayon, maaring si Sanji ay nasa palibot-libot lamang ng mga lugar. Mayroon siyang isang raid suit na nagpapa-invincible sa kanya. Ang sitwasyon ay maaring katulad na eksena sa paliguan kung saan si Sanji ay nasa banyo ngunit hindi niya ito na-realize. Sa oras na ito ay maaring talagang malapit lang si Sanji kay Nami at ang mga iba pa at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon na tumulong sa mga nangangailangan. Si Momonosuke naman, maaring ang pagbitay sa kanya ay hindi matatapos sa Chapter 984 at siguradong hindi talaga siya mabibitay.
Sa kasalukuyan, nakatali itong si Momonosuke sa Cruz at ipinakita na siya ng mga tauhan ni Kaido, pati na rin si Orochi sa chapter 983. Ang kapalaran ni Momonosuke ay maaring maging isang trigger para sa pagkilos ng mga iba pang samurai para iligtas siya. Ang mga Straw Hats na narinig ang tungkol sa kapalaran ni Momonosuke ay gagawa ng pagkilos upang mailigtas siya kaagad. Pagkatapos nito guys, magaganap ang isang pagsabog ng isang digmaan. Kamustahin na rin natin si Perospero. Si Perospero ay ang nag-iisang anak ni Big Mom na kasalukuyang nakaabot sa Onigashima. Ang mga pagkilos ni Perospero pagkatapos nito ay malamang susubukang hanapin rin si Big Mom. Ngunit ipapakita ba ang pagkilos sa simula sa One Piece 984? Sa kabanata 983 pa lamang, sina Marco at Neko Mamushi ay nakita rin ni Perospero. Kaya maari pa rin nating hintayin ang dalawa o tatlo pang higit pang mga kabanata upang makita ang pagdating ni Perospero at ang epekto nito sa Onigashima. At yan guys ang aking mga prediction para sa One Piece 984. Abangan nyo rin guys ang mga susunod ding mga spoilers at aking i-upload sa channel na ito. Kaya't maraming salamat sa panonood. Ayan, shoutout din po kay Jessica Anjao na palaging nanonood ng channel ni Kapitan Sayote. Nais nyo rin bang magpa-shoutout sa channel na ito? Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa channel ni Kapitan Sayote. At sa susunod na video, i-feature ka namin sa aming mga shoutouts. Thank you for watching Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to subscribe.